Our dear University President, Dr. Meredith C. Hineralao, Commencement Speaker, Ms. Jenny Havilosa, Vice President for Academic Affairs, Dr. Shelley V. Magaza, Board Secretary, Dr. Joan V. Herbasa, the Dean of the College, Dr. Yulali C. Katayan, Ms. Giela C. McGee, Ms. Pamela Center for Higher Education Founder, Mr. Benjamin Abajano, Alumni President, Dr. Danilo S. Zalino, Faculty and Staff, Pamela and Staff, Mga Magulang, Pamela and Sponsor Supporters, IP Elders, Mga Kapwa Magsisipagtapos, at sa lahat ng narito, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan na mapili upang maging tagapagsalita sa napakahalagang araw nito, upang magbahagi ng karanasan na nabuklod sa loob ng 4 na taon kung paano ang isang pangarap ay nagsimula na bago hanggang sa ito ay naging totoo. Alam ko po na isang bihi kapag ihinan at inalagaan ng mabuti sa isang matabang na lupa ay tiyak na tutubo ng mayabong at masagana. Katulad ng isang pangarap na ipinila, kapag ito ay pinaghirapang alagaan, katumbas nito ang isang walang higit hanggang mutit na bunga na nagmumula sa pawis ng pagsasaga na siyang nagbubuklod upang maging ganap na sariwa. Ang aking pawis nilalawan ay may kaugnayan sa kaukasyon ito. Ngayon mga kapwa ko magsisipagtapos, tayo ngayon ay nagsisipagtapos upang sabay-sabay na aningin ang produkto ng ating pagsisikap, pagsasakripisyo at mga kaalaman na nilinang at sinubod mula sa 4 na sulok ng silid-aralan, formative center, at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa mga katutubo sa ating sarili-sarili pinagmulan. Sa pag-akyat natin sa entablado nito, hindi lamang ang pagtanggap ng diploma ang nais natin, kundi kasabay ng pagtapak sa bawat bayta ay daladala ng bawat isa sa atin ang mga karanasan at mga pangarap na binuo at sinasa para sa sarili, pamilya, at higit sa lahat para sa komunidad ng babalikan. Bawat isa sa atin, sa likod ng bawat tagumpay at kalakasan, ay ang karanasan na sinubok at pinadagdag ng hangin. Noong bata pa ako, ang tanging alam ko lang ay pumasok sa paaralan, mag-aral, upang may matutunan, dahil yun na din ang sabi ng magulang ko. Lumaki ako sa lugar na halos ang kikita mo lang ay bulubulubo, malayo sa siyudad, at ito marahil ang naging dahilan upang maliit ang naging sakop ng aking pag-iisip. Pagsumbong ko ng sekundarya, nabuo ang isang pangarap at yun ay maging isang guro. Inayos ko noon ang magturo sa kapwa ko kabataan. Katulad ng iba sa aming komunidad, naranasan ko rin ang mamuhay ng may pag-iisip. Makasalukuhan ng mga taong pilit kang ilalayo sa mga pangarap na nais mong maabot. Dahil para sa kanila, talagang imposible ang mga pagkakaroon ng mataas na pangarap. Noong panahon na yun, nawala ng trabaho ang aking ama at kinailangan na lang ako magbukod ng kanilang akina upang matutusan ang aking pag-aaral at pang-araw-araw na pangangailangan. Nakita ko kung paano sinuro ng aking ina ang init ng araw at pilit pinagkakasa ang bawat bagyang kanyang isipon sa aming pamilya. Ako ang pangalawa, kaya mas lalo kong nararamdaman kung paano ang manindigan at maging matibay. Doon ko na pinaisip kung paano nga ba ang Pilipinong pangarap at edukasyon. Katuloy din ba ng ibang kabataan sa amin na manatili kontento na lamang sa buhay na meron sila at magtrabaho na lang ang tanging alam upang magbuhay. Nagiging at sarado ang aking pananaw. Mangarap na lamang ba ako para sa aking pamilya at maihawin sila sa kahirapan. Yan ang palaging tanong ko sa sarili ko. Kailangan ko pang bang mangarap kung wala din naman ako sa ginhawaan na anaanin. Sa pagtatapos ko ng sekundarya, lubos ko na unawaan ang pagsisikap at yun ang nakita ko sa aking ina. Ang naging inspirasyon ko sa pagkamit at pagkuha ng medalya ay ang aking pamilya. Dahil para sa aking ord, ang sukatan at tatayan ng tagumpay
para may mataas na mapatunayan. Ngunit kagaya ng realidad ng buhay, ang pagkamit ng pangarap ay dadaan muna sa isang butas na karayon upang makatawid at maging matagumpay. Huminto ako pagkatapos ng sekundarya dahil kinailangan kong magsakripisyo para sa aking nakakatandang kapatid na noon ay nag-aaral ng kolehiyo. Naisip ko noon na napakakomplikado ng buhay na meron ako. Kasabay ng paghinto ay ang paghinto na rin ng mga aking plano sa buhay. Talaw-talaw ang matataas na bulundukin ng kitanglan at karatungan, pagsilay sa pagsikat ng araw at pagbubong nito ang nagsilbing aking batayan na matatapos na naman ang isang araw na ako ay walang nararating. Sa gabi naman, ang tanging nagbumula sa kanila ay aking nagsisilbing aking ilaw ng pag-asa. Sa determinasyon at patuloy na pananalangin, naisipan kong mag-apply sa The Lord College Program. Ngunit minsa ay wala pumasya. Ang lungkot ay sisilbing. Ngunit lahat na siguro ng bagay ay may kaukulang plano at rason na sinakda ng panahon. Dumating sa akin ang pamulaan. Sa 16 na katutubong kabataan at sumubok, ay tanging ako lang ang nabigyan ng pagkakataon. Kaba at tapos ang umiral sa akin ng mga oras na sumating ang resulta. Bukod sa ako lang mag-isa, alam mo na malalayo ako sa aking pamilya. Ngunit dahil sa pangalan ng aking ama at ina, Nana, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong sayangin ang bawat oportunidad dahil maaaring hindi mo na itong maibabalik pa. Bawat paghihirap ay may katumbas na tagumpay. Noon, ang iniisip ko bago pa ako dumating ang pamulaan ay pahalagahan lang ang kinabukasan ng aking pamilya. Sa pagtutong ko ng pamulaan, ang dami kong naging karanasan. Naging karanasan, hindi ko inaasahan ang kapagpabago ng aking mga pananaw sa buhay. Ang pangarap na nakalala lamang sa aking pamilya ay mas naging malawak at malalim. Mas nakilala ko ang ibang direksyon ng aking sarili at yun ay ang aking kultura at pagkatao bilang isang kabataan sa tutubo. Natutunan ko sa loob ng 4 na taon ang pagsisilbisyo sa kapwa ko patutubo sa aming komunidad. Dito ko nakita ang tunay na kahulugan ng responsibilidad at pangarap. Tungkol ang kasiyahan at pananaw na may kahulugan. Ang pagkakaroon ng integridad, pakikialam at pagpapahalaga sa kaligtasan, aspeto espiritual at pagsisilbisyo sa komunidad ang naging saklaw namin sa 4 na taon na siyang nagbigay ng daan sa amin upang mas pahalagahan ang kultura kinabisnan at kinaglalaban. Lubos ko na itindihan ang aking pagiging bihi at yun ay ang magsisilbing boses para sa aking komunidad. Ang realisasyon ito ay dadalhin ko kung saan man ako dadalhin ng aking mga paa. Bago natapos ang kalumpangan ito, nais kong pasalamatan ang mga taong nasa likod at naging tulay upang makamit ang tagumpay ng pagtatapos na ito. Sir Ben, Sir, walang makakatumbas sa isang salita upang may balik ang lahat ng kabutihan na itinahagi mo sa amin. Salamat sa 4 na taon na ikaw ay nagsisig aming pangalawang ama. Palagi namin tatandaan ang lahat ng pangaral at pagbibili ninyo na kami ay maging mabuting tao. Mananatiling magkaroon ng kababago at bigyan mo halaga ang aming kultura higit na roon ng pagsisilbi. Para sa aming mga guro, salamat po sa 4 na taon ibinunggo ninyo ang inyong panahon at sarili upang kami ay naturuan. Sa paglinya at pagbubuo ng aming kaalaman at kakayahan na maaari namin madala saan man kami paroroon at dadalhin ang aming pangarap at kapalaran. Sa aming mga magulang, hindi na ang aking mga magulang, na kundi dahil sa inyong walang katubusang suporta at pagmamahal, maraming wala kami dito sa inyong harapan. Salamat sa pag-aaruga ng ilang taon at pag-intindi kahit kami man ay napalay sa inyo ng ilang buwan o taon. Sa katuparan ng aming mga pangarap, ay nakalaan at inaalay namin sa inyo. Sa pamulaan sa, maraming salamat sa 4 na taon na pag-aalaga at pagturing
sa aming mga kapatid sa pamulaan, salamat sa isang taon at dalawang taon na pagsasama. Naway katulad namin, patuloy kayong mangarap at magsumikap upang maging mabuting hindi. Sa aming mga kaklase, na nagsilbing aking mga pangalawang kapatid, karamay, kaibigan at kaibigan. Kapwa ko magsilbing pagkatulad. Salamat sa apat na taon na pagsasama sa kasayahan at kalusutan. Sa apat na taon na tayo ay sinubos sa mga kabalian, di pagkakaisigihan, na nanatili pa rin tayo ng iniwala sa hindi natin kakayahan. Ang puso kong ito ay magsisilbos natin mahal. Sa apat na taon ko sa pamulaan, isa sa may pagmamalaki ko ay mapabilang sa basta ito. Sa aming mga sponsors, endorsing organization at partners sa pamulaan, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon para maabot namin ang aming mga pangarap at adhikain sa buhay. At ang aming paraan upang maibalik namin ang iyong kabutihan ay ang pagsisilbi namin sa aming kapwang matutulo sa pagbabahagi ng aming mga natutunan sa pamulaan. Ito sa lahat, nais kong pasalamatan din ang buong may kapal sa pagbibigay ng biyaya at walang humpay na paglalaan ng lakas ng loob upang kami ay magpatuloy ng mangarap kahit may mga pagsubok man na kinakaharap. Bilang pagtatapos, lahat ng mga bagay ay may simula at katapusan. Kami man ay magtatapos na sa institusyon ito, ngunit hindi ibig sabihin na matatapos din ang aming pagtatuto. Harapin namin ang realidad ng buhay at mas malawak ng mundo. Ang aming mga karanasan ay magsusundin na bayan upang kami ay manatiling matibay sa aming paninindigan. Hindi namin nahayaan na ang aming mga natutunan sa pamulaan ay mawala na kristal. Gamit ang sarili namin kakayahan, kami ay magsisiling boses ng kapwa namin sa tutubo ng kabataan. Dahil para sa akin, ang pag-ibig sa tutubo ay hindi sa kawalan, kundi sa karangalan. Isang bayamanan na dapat ipagmalaki at ingatan. Hindi po ang dalang medalya sa tungkupay, kundi kung paano karangarap at ng may dangal at pagkikilap. Yun ang totoong sukatan ng tagumpay. Kami ay isang bilhin na isinunda sa pamulaan noon at ngayon ay patuloy na magbubunga at tiyagong para sa sarili, pamilya, komunidad at bayan. Sabay-sabay sa pagsisikap upang makamit ang isang pagbabago at pag-unlad. Yun lang.